isunod po natin yung butter. Bawang. Haluin lang po natin hanggang mag-brown siya. Yan, sunodan natin yung scallion. Kung wala po kayong mabili na scallion, pwede po yung sibuyas o yung spring onions. Tapos mag-iwan lang po kay konting yung dahon niya para pang toppings natin mamaya pagkaluto. Yan, haluin lang po natin. Sunod natin yung carrots. Pusit. Ayan, nilinis ko na po siya tapos sinet aside ko yung ink niya. Tapos tinanggalan ko ng skin para pambawas ng lansa. Yan, haluin lang po natin. Itong pusit po, wag niyo pong i-overcook. Kasi pag na-overcook siya, makunat. So, yan. Haluin lang po natin konti. Siguro mga 2 to 3 minutes, pwede na. Sunod po natin yung tinta. Yung tinta ng pusit. Yung tinta po ng pusit, nilagyan ko po siya ng mga 2 tablespoon na hot water. Dinissolve ko po siya. Yan, para mag-liquid po. Yan, haluin lang po natin para maluto yung ink. Lagyan natin yung paminta. Asin. Yan, mga 1 minute pa maluluto na yan. Sunod na natin yung kanin, steam rice. Yung kanin po, bagong luto, mas okay siya. Saka yung piliin nyo pong kanin, yung buo-buo, para hindi siya malata. Ayan. Haluin lang po natin, mga another 1 minute. Ayan, maluluto na. Ganun lang po kasimple. May kanin na, may ulam pa. 2-in-1. Yan, haluin lang po natin.
Ihuli po natin yung green peas kasi luto na siya. So, yun ang panghuli natin. Baka madurog. Yan. Lagay na natin. Tapos ihalo-halo lang po natin. Tapos maluluto na. Yan, luto na siya. Pwede na. Pwede na tayo kumain. Ito na ang ating sinangag a la negra. Ito, ulam sa kanin. Ang sarap. Bye-bye. Kain mo na ako.